So, paano ba maging available yung capstone project nyo sa online for free even though naka-run siya sa localhost? So, ang gagamitin nating tool is Cloudflare Tunneling ang tawag. So, ang mangyayari, halimbawa, si user or tayo, i-access natin itong localhost, which is yung laptop mo na naka-run sa SAM. So, magkakaroon ng HTTP request si user, then dadaan ng Cloudflare server. So, dun yung ipaprocess, dadaan ng tunneling, which is yung nakaran na command prompt later. Then, HTTP request papunta sa iyong server dito sa laptop mo. So, if halimbawang patay yung laptop mo, hindi siya mag-access, hindi siya matutuloy. So, kailangan naka-open yung laptop. If halimbawang papa-interview kayo, then ipe-present yun sa panels. So, dapat yung pinaka-host na gagamitin yung laptop is naka-open. Next, mangyari dito, no payment sa hosting, only for the domain price at least 70 pesos. So, depende naman yun sa domain nyo, if 70 pesos yung mabibili nyo. Then, ang gagamitin natin tool again is Cloudflare Tunneling and hostinger naman sa domain. So, ang requirements natin dito is yung domain name natin na bibili nyo, then a laptop with at least 4GB of RAM. So, kahit anong processor yan, depende na lang sa kung anong meron kayo. Then, internet connection. So, ang cons lang naman dito is yung website mo is down. Yun nga, if yung server mo or yung laptop mo is off. So, if nakapatay yung laptop mo, hindi ma-access yung website. So, on mo na lang siya pag halimbawa kung papa-interview ka, then yung ipe-present nyo sa defense nyo. Then, slow performance sa website if yung laptop mismo is mabagal. So, ang pros dito, less expense, then easy to modify your code even already online on the internet. So, even though naka-online na sa internet yung laptop mo, then nakaran pa rin siya sa SAM since dumaan lang siya na Cloudflare Tunneling. Tapos yung code mo is mamomodify mo pa rin sa VS Code. Then pag nag-change ka dun, so syempre lalabas na yan dun sa pinaka-website mo yung mga changes. So ang step 1 natin is purchase a domain sa hostinger. So type lang dito ng any domain na gusto nyo. Sa amin, ang ginamit namin is .online domain, which is 59 pesos. Then, may tax almost 70 pesos lahat ng total na binayaran namin. So, pumunta tayo dito sa may Google and type natin is cloudflare.com. So, sign up pag wala pang account. So, sign up lang. Continue lang yung process. Ayan. Okay na yan. Punta lang kayo sa Gmail nyo. Then, may lalabas lang dito na confirmation something. Ayan. After nun, sign in. May matatanggap lang tayong confirmation. So, confirm lang natin. So, okay na yan. Ngayon, mag-add tayo. Click natin yung add a website or application. So, insert natin dito yung domain name na binili natin. Ang gagamitin ko is itong binili kong emdev.online. So, continue. Then, scroll down. Then, select Reflan. Then after that, click natin yung continue. And then, ngayon, i-apply natin to. Mga name servers. So, punta tayo sa dashboard natin sa hostinger. Click natin yung name servers. Then, click change name servers. Then, change name servers. So, copy natin to. Paste,
Then, yung pangalawa din, copy. Then, paste. Then, click save. So, after that, click natin yung continue. So, click lang natin. Enable. Save. Enable lang din. Save. Enable. Save. Then, finish. So, after that, sabi dito, EM Dev Online is not active on Cloudflare yet. So, make sure na-apply yung mga nilagay natin dito. So, let's check ulit natin. So, click natin yung DNS, then settings, records, I mean. Then, make sure ito is nakakopy dito. So, andyan naman. Then, miki.ns, okay. So, balik tayo sa overview. And then, check name servers now. So, antayin natin to at least 10 to 15 minutes. So, wait nyo lang yung email confirmation sa email nyo. So, almost 15 minutes na pag-aantay natin. So, naka-receive din tayo ng email. So, sinasabi dito, the status ng website na nilagay natin sa Cloudflare is now active. So, refresh natin to. And we'll see. Ayun. Okay. Great news. Cloudflare is now protecting your site. So, kailangan nating i-delete na yung mga records na nandito. So, delete natin. Delete na natin tong mga DNS records. Since di na to kailangan, delete natin isa-isa. So, yung next step na gagawin natin is punta sa Google, then i-search yung Cloudflare Zero Trust Tunnel locally. Then, click yung first link, then i-download to. Visit the download page. So, after that, syempre naka-Windows naman tayo, so 64-bit. So, download nyo lang yung executable file. So, sa akin, ika-cancel ko na since na-download ko na yan. Then, babalik tayo. Then, i-run natin yung mga sunod-sunod na mga steps. But then, lalagay ko na lang siya sa notepad para mas madaling maintindihan. So, i-open nyo yung file kung saan yun, kung anong file na na-download nyo. So, ito. .exe file na Cloudflare. Tapos, rename nyo sa cloudflare.exe. Like that. Then, open nyo yung CMD dito. So, click nyo lang to. Then, CMD. Type CMD. Then, the first command is ito. Check lang natin kung gagana siya. So, enter. So, gumana. Then, next command is Cloudflare Tunnel Login. So, paste lang. Then, enter. So, dito ko siya yung open sa may active browser kung saan nakalagin yung dashboard ng Cloudflare ko. So, ayun. Click ko lang to, yung EM Dev, then authorize. So, after that, so, sabi dito, yung certificate allowing origin is na-create na. So, saan ba makikita yung na-generate na file? Kasi yung sabi dito. So, pupunta tayo dito sa users, then yung current user, Eman, then si Cloudflare na file, to .cloudflare, then cert PM. So, yun, na-create na siya. And then, next command is Cloudflare Tunnel Create, then yung name ng website nyo. So, changeable naman yan. So, but then, lalagay ko lang is my website. So, Cloudflare Tunnel Create my website. So, yun. May na-write na JSON file. Then, next is
gagawa tayo ng config file. So make sure yung view, pag nagpunta ka sa view, dapat naka-check dong file name extensions. So view file name extensions, check nyo yun. Then new, then text document. So write nyo lang is config.yml, hindi txt ah, yml, yml, then yes, then double click. So may edit nyo lang yung file, and then tingnan lang natin dito. So sa number 4, dapat ang ika-copy nyo is itong part na to, connecting an application. So control V natin, then si tunnel, yung UUID is ito. So yung .json iwanan nyo yan, then yung dot, then burayin nyo yung symbols, then backspace space, ganun din dito, backspace space. Then kung saang path nandun si Cloudflare, yun yung i-declare nyo dito. So burahin na natin, ay copy lang natin to, yung path na yan, then burahin natin to mula dito, burahin natin, then paste, then yung mga baligtad na slash gawin nating maayos. Okay na yun. So basta yung pati niya is tama, then yung JSON file niya is tama din. Then dito sa may URL, ang ilalagay niyo dito is yung pupuntahang URL na naka-connect dito sa laptop niyo. So cmd lang, type cmd, then ip config. So ang kukunin natin is IPv4. So hindi ito, dapat yung sa Ethernet, sa adapter. So IPv4, Ethernet adapter 5, or kung ano mang number yun na sa inyo. Then copy nyo lang yung IPv4 niyan, basta Ethernet. So yan, 192.168.56.1, and then paste. Now para ma-connect siya sa SAMP automatic, so punta lang tayo sa SAMP, then show height, ay okay, isa pa, then click nyo lang yung config, then httpd.config, or ito, basta itong una na to, click nyo lang yan, then dito sa part na to, search nyo lang yung part na listen, nakala listen, basta yung keyword is listen, until mapunta kayo dito sa part na to. Yeah, allow to bind address something. So ilalagay natin yung IP con, yung command ay yung IP. So ito na nga, 192.168.56.1. So yan, nakalagay ko siya dito. Then yung port na gagamitin natin is 70. So after that, save nyo lang. And then next command tayo. So tapos na tayo dito. So dito naman tayo. So Cloudflare tunnel route, then yung name ng website na pinangalan nyo, then yung domain na binili nyo. So ito yun. So again, yung name ng website nyo, then yung domain nyo. So after that, copy lang natin sa command prompt para mag-run. So paste, enter. So yan, CNAME added na daw sa route. So dito yan ma-add. Refresh lang natin yung password. Then yan, nandito na siya. So if halimbawa nagka-bug, pwede nyo i-delete na lang dyan manually. And then
Last command is para i-run na natin yung website. So, Cloudflare Tunnel run my website. So, paste. Okay. So, si SAMP, ma-access ko siya through this. 191.68.70. So, i-open ko siya sa incognito para sure. So, yan ha. Address. Enter. So, ayan. Nasa SAMP tayo. Gumana siya. So, ngayon, yung domain naman natin, emdevonline, dapat i-direct to sa SAMP. Bad gateway. So, okay. Tatamain natin yung port number. So, since 8,000 yung nalagay natin kanina, dapat 70 lang siya. 192.168.56.1. Okay. Okay na yan. Then, rerun natin to. So, control C lang. Tapos, up, then, yan, type nyo lang, Cloudflare Tunnel run my website. Ayun. Okay na yan. So, ito sa SAMP, gumagana, default. Local lang yan. Then, ito, dapat gumana na siya. Ayun. Nice. Yan, accessible na yan sa lahat. So, now, question. What if nasarado ko to? Na-close ko tong command prompt na to. So, paano ko ulit ilaran yung program ni Cloudflare? So, kagaya kanina sa notes natin, ito pa rin yung code na gagamitin natin. Cloudflare tunnel run. Then, yung variable ng may website. So, try natin CMD. Then, paste. Then, enter. So, gumana. Pero hassle kung laging itatype na itatype. So, mag-provide ako ng isang bat file. So, edit lang natin. So, dito sa bat file, kung ano yung nirun lang natin, so, Cloudflare tunnel run, then my website. So, ganun na ganun lang din yung command. Bale, ikiklik nyo na lang siya kaysa itype nyo. So, just change yung variable dito. Kung ano yung ginamit nyo. So, click natin, run as administrator. Ayun, okay na yun. Okay, next question. Ito ba talaga sa config.yml ng Cloudflare dito sa .cloudflare na folder? Dapat ba talaga is HTTP lang nakalagay? Opo, HTTP lang. Since local yung i-access natin. Next question. What if pag tinype yung website napupunta sa dashboard? What if ayoko mapunta dyan? So, ang mangyayari, pupunta kayo sa SAMP, then hcdocs, then yung default landing ni SAMP. So, e-edit natin tong code dito. So, magpo-provide ako ng code. So, since ang nangyayari, dito siya pumunta sa dashboard. Ito yung code niyan. Ngayon, ko-comment out ko yan. Itong gagamitin natin. So, kung nasan yung code path ng project nyo, halimbawa sa akin, ang code path ng project ko, silambawang to. So, kunin ko itong /codes, pharmacy, management, login.php. So, pipaste ko yan dito. Okay. Then, after that, pag nilan ko yung program, or pag inopen ko yung link, emdev, yun, automatic, andito na ako. Ngayon, ang problema, paano naman yung database? Since ma-access siya via PHP may admin, so, kailangan niya talaga lagyan ng password yung part ng PHP may admin niya. So, hindi naman hassle yun. What if isarado natin yung SAMP? Tingnan natin. I-stop natin yung SAMP. Ma-access pa kaya siya? Hindi na. So, kailangan yung SAMP always na i-open.
So kahit i-X nyo yan, basta hindi ito nakastop, kahit i-X nyo yan, ma-access yan. Okay. Then, basta naka-open yung laptop, ma-access to. So sa phone, so ngayon dito sa phone, so nakikita nyo ngayon yung phone ko. So tatype ko yung emdev.online. Titingnan natin kung ma-access sa. Ayun, okay, na-access. So additional, dapat yung SAMP is naka-run as administrator. So sa default, pag sinerge natin yung SAMP, dapat naka-run as administrator yan. But then, pwede mo siyang i-automate. So click mo yung open file location, then right click mo si SAMP control panel, then properties, then click mo yung advance, then check mo yung run as administrator, and then pwede mo na siyang edit, modify. Ngayon, paano ba i-update yung mga config dito? So mag-download ka ng Notepad++. So download mo yung Notepad++ sa Google. So download ka lang dyan, and then dito sa config niya, hanapin mo lang yung editor, then hanapin mo lang yung file path ni Notepad++ sa program files pag na-install na. Then Notepad++.exe, so then select, then yun, save. So you can edit na yung mga config natin, so as easy like this. So question, paano naman pag naka Laravel? Mas madali mag-set pag naka Laravel. So sa env file, so yung apurl na variable dito, yung ilalagay nyo mismong link is yung nabili nyo yung domain. So https na direct. Then sa command nyo, as pagla-run ng php artisan command, so php artisan serve, then yung IPv4 IP dun sa command prompt nyo, then pasok nyo lang yung port kung meron kayo. Yun lang, ganun lang kadali pag Laravel. So no need na mag-change nyo sa database. So dapat to, kung Laravel yan, ganyan lang yung default. So almost done. So ito, ganito yung sistema pag ilaran natin ng free ang website natin gamit yung Cloudflare via online. So just as your ano muna, advisors, professors, kung okay sana lang ganito. But then